Tumataas ang mga level ng mga demandahan na from Sara Labati to Bea Alonso, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts na. Yun. Christy Permin nagsalita na hinggil sa kasong cyber libel na isinampa sa kanya ng mag-asawang Sharon Cuneta at dating Senator Kiko Pangilinan. Nadagdagan na nga ang kasong cyber libel ng showbiz columnist na si Christy Permin. Ito ay matapos magsampa ng reklamo ang mag-asawang Sharon Cuneta at dating Senador Kiko Pangilinan ngayong araw ng Biyernes, May 10, nang dumulog ang mag-asawa sa Makati City Prosecutor's Office dahil sa mga ibinabalitang walang basehan at malisyosong pahayag tungkol sa kanilang personal na buhay at pamilya. Kamakailan lang din nang magsampa ng kaso ang award-winning actress na si Bea Alonzo laban kay Christy Permin. Pati na rin sa showbiz insider na si Ogie Dihyas at ang kanilang co-hosts sa kani-kanilang showbiz programs. Samantala ngayong araw din ay agad na sumagot at nagsalita na si Permin hinggil sa kasong isinampa sa kanya ng mag-asawang Sharon at Kiko. Anya sa uri ng kanyang trabaho ay inaasahan na niya ang mga ganitong klaseng demanda. Sarkastiko pa nitong tinanong kung sino daw ba ang susunod na magdedemanda sa kanya, si Julia Roberts na raw ba. Gayunman hindi pa raw nakakarating sa kanya o nababasa ang konteksto ng kasong isinampa, kaya wala pa siyang maibibigay na mas malalim na pahayag, subalit naiintindihan niya raw ang pinanggagalingan ng mga artistang nabanggit. Nako sa mga nag-aabang, nako talaga rin naman ang mga CFMers natin, kaninang umaga pa talaga hindi mapakali at hindi talaga nila malubos maisip ang pinakahuli na naganap, di ba? Eto lang po. Eto lang, total may oras pa naman tayo. Kapag ikaw ay bangkero, meron pagkakataon na pwede kang malunod. Pag ikaw ay pulis, pwede kang makabaril at ikaw ay maaksidenteng mabaril. Kapag ikaw ay nasa ganyang mga linya, katulad namin na mga mamamahayag, naku, territorial po ang mga ganitong kaso, yung libel case, cyber libel, territorial po yan, it comes with the territory, sabi nga natin. Yun lamang po yun, pero ano, pataas ng pataas ang mga level ha, talagang tumataas ang mga level ng mga demandahan ha, from Sara Labati to Bea Alonzo, Sharon Cuneta na ang kasunod. Sino po kaya ang susunod? Si Julia Roberts na. Yun, basta, naiintindihan natin kung saan sila nagmumula, naiintindihan natin kung sila nang gagaling, wala pa po akong masasabi, wala pa kaming impormasyon na tinatanggap. Basta naiintindihan natin ito. Yan ay kasama po yan sa ating trabaho bilang mamamahayag. Sabi ko nga sa mga anak ko, mahiya kayo pag ako'y dinimanda sa pagnanakaw, mahiya kayo kapag ako'y nadimanda at kinasuhan tungkol sa human trafficking, pag ako ay nagbugaw at kung ano-ano pa, yun ang dapat nating ikahiya. Pero yung ganito, cyber libel, libel cases, kasama po ito sa teritoryo ng pagiging mamamahayag natin. At nauunawaan po natin kung saan sila nanggagaling at nagmumula, kung paanong dapat din nilang unawain kung ano ang aming trabaho. Yun lamang po yun. Diba? You don't shoot the messenger. Ayun. Okay, sabi ni Marichu, totoo po na eh, nag-worry kami dahil sa ginana. Nako, huwag kayo magalit kay Sharon Cuneta. Kanina, ang dami ko nababasang galit na galit kay Megastar at kay dating Senador Kiko Pangilinan. Wala pa po tayong hawak na impormasyon. Malalaman natin yan kapag nabasa na po namin ang aming abogado. Ayan, yun lamang po yun. Tanggalin po natin sa ating isip yung galit, yung hatred. Kasama po talaga yan sa laban. Basta ang mahalaga, alam natin kung ano ang katotohanan. Yun lamang po. Are you the same? Sharon Cuneta Pangilinan, Francis M. Pangilinan, the personal so executive visa complaint affidavit. Yes, for this office. Have you read the contents of your joint complaint affidavit? Yes. Do you affirm and confirm the truthfulness and veracity of the contents of your affidavit? Yes. Do you wish to amend any statement in this affidavit? No. Okay. Kindly sign your affidavit, ma'am. But dumating sa puntong pinalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung tatlong anak ko, mabuti akong ina. So napakasakit sa akin, napaka patong-patong. So
you know, if people pick that up, tapos talk as if they live with us, you know, and they see us, and they know what we're going through. Even my children have, you know, have suffered, and sama ng loob nila, we've been off social media, partly because of this, so ayoko to eh, yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami, pero ang dami na nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Na hindi naman din yung kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho na. So, okay lang yun. I'm very, ano, pag pinipintasan, okay lang ako, that's part of it, pero sumobra yata. Mega, what in particular triggered it this time around? Na para magbakati, para kasi kaya nakdaw, sabi ng attorney, asawa kong attorney. Ayun pag-usapan nyo. Ayun po naman. It's in the complaint naman. It's in the complaint. But most of it as last year. Senator. And early this year. Early this year. Actually, kami, since I was 18, merong nangyari na kumalat na sinulat niya nandito to. It had to do with, no one knew I was secretly married the first time. And parang she wrote na I went to the States kasi gusto kong patanggal yung baby ko. When actually, I didn't even know I was pregnant. When I was married already. You know, I'm just saying, I was 18 then, I'm 58 now. It's 40 years ago. I didn't do anything. So, patong-patong na. Senator, particularly, is it the radio program, from the radio program, or from YouTube. And print sometimes. And Facebook, basta social media platforms. Na nakakarating siyempre sa amin kahit hindi. Buong pamilya kasi ang... Oo, na-affect. Pati mga anak ko, yung parang, si Frankie, ganyan, parang... God, they're kids. They're studying. Wala silang ginagawa. May pamilya din sila. Siguro naman sana. Naintindihan nila. Hindi dapat ginagawa. Paulit-ulit pa. Ano man ang problema rin namin ng panganay ko, because at this point, we're estranged. And I'm very, very hurt. Pero there are things na tama na yun. There are things na amin na lang. And pagbalik-balik ta rin man ang mundo, mahal mo yung anak mo eh. So... Tiis-tiis na lang bilang nanay. Pero dadating sa point, ayaw ko na rin isiksik ang sarili ko sa ayaw sa akin. I'm tired na. May pagkakataon po ba na nag-reach out siya during the time na meron siyang mga... Yes, we are public figures, but we also have rights. Because ang daming nagsasabi, hindi, pag public figure kayo, dapat tiisin ninyo yung mga pagsisinungaling at paninira. But that's not the case. In fact, we also have private rights. Lalo na when the matter is not of public interest, meaning it's a personal issue, personal family matters and concerns. So that's why we're filing this case. Hindi dapat, at syempre, alam na natin yung sistema sa social media ngayon, di ba? Paramihan ng views, paramihan ng subscriber, paramihan ng share. So kung ano-ano na lang paninira o kasinungalingan ng kinakalat para lang sumikat, para lang dumami ang kanilang viewers na at subscribers. So hindi tama ito. And that's why we're putting a stop to this, and we believe that the criminal behavior should not be allowed to continue. Mega, what do you want to say? Yeah, like you said nga, because we're public figures, we're very understanding of the fact na, you know, we're open to public scrutiny, criticism. That's really okay because it's kakambal ng trabaho namin. Siya bilang politiko, ako bilang artista. But it gets to a point kasi na, you know, it affects your children, your family. I've lost sleep over it. Kasi yung feeling ko kahit hindi totoo, parang syempre meron kahit lima na maniniwala doon. You know, parang I have brought suits against siguro 2 people in the past. Over 46 years of my career, no? So, hindi ako mahilig sa ganito, kung pwede lang ang... Kaya lang parang, after so often na tinitira ka, baseless, or yung opinion, okay lang yun eh. Pero pag medyo, alam mo, there's a line, you don't hit beyond the belt, below the belt rather. You don't hit beyond what is acceptable. So, pati mga anak namin, marriage namin, lahat na, parang ang sama-sama namin, parang ang sama kong ina, ang sama kong tao, when buong buhay ko parang has been dedicated to really trying to raise the best kind of human beings na sa mga anak namin. We actually are very decent, very honest people.